Para add to cart ka na, pahiram ng phone mo. Installan ko ng app. Oo, wag na. Ngayon kasama sa budget ko this month eh. Hi, Rome. Good morning. Kape tayo? Ay, nako, Maika. Palis kasi ako mamayang lunch eh. Nakaka two strikes ngayon si Miss Ganda. Ano pare? Hindi mo type? Hindi man siya ganun. Magastos kasi magka-girlfriend. Ano ba yan? Tara, kakain sa labas. Ay, bawon ako. Magluto yung kapatid ko. Sana all may kapatid na masarap magluto. Anak, masama ang ginawa mo. Hiyang-hiya na nga po ako sa mga kapatid ko. Ang mahalaga, lumakad ka sa pagbabagong buhay. Ay, kuya, si Gab. Kuya talaga, ba't nasutulado mo naman kay Gab? Ang mahal ng treason mo, baka mawilan lahat sa wala. Palibasa, pareho kayo nagtere. Kahit na ikaw gumagastos dito sa bahay, di mo dapat kami pagsalitaan ng ganyan. Huwag ka na mag-deny pa! Naadi ka sa pagsusugal, kaya ang laki ng utang mo sa tiyo ni Kel. Alam mo nang niloloko lang niya ako? Pero hinayaan mo lang? Nagtitiis ako para sa inyo! Tapos kayo, ganyan? Oo! Na-realize ko ang pagkakamali ko at pinagsisisihan ko yun! Tigilan niyo yan! Para hindi kayo magkakapatid niya! Diba? Mas pinili kong maghanap ng trabaho para suportahan ang pag-aaral mo hanggang sa makatapos ka! Ano ba? Tama ng sumbatan nyo! Pare-pareho naman tayong may sakripisyo sa pamilyang ito! Eddie, wow! Ang bait mo naman pala! Ikaw na ang perfect! Ikaw na ang paborito ng lahat! Nakakapagod kayo na! Nakakapagod ka ako! Hindi ka may naiyan na ito! Nay! Mild stroke ang nangyari kay Nanay Connie. Ito marahil ay ang matagal na niyang sakit na diabetes. Ang isang tao kasing diabetic, maaaring makaranas ng komplikasyon sa mata, sa bato, sa nerves, sa kanyang blood vessels. Maaaring ito ang nagdulot sa kanya upang siya ma-stroke. To inform you, at gusto ko kayong tapatin, medyo delikado ang kalagayan ni Nanay Connie. Maaari itong magdulot sa kanya ng bigla ang atake sa puso. Kaya ang maipapayo namin sa inyo is to comply dun sa ating gamutan at sumunod dun sa mga ipagbabawal namin. Paano? Balikan ko na lang po kayo mamaya. Sige po, Doc. Salamat po. Kung hindi sana tayo nagaway-away, hindi sana ma-stroke si Nanay. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo.
Naintindihan ko naman kung gaano kahalaga yung perang nagalaw ko. Pinagsisisihan ko na yung nagawa kong yun. Ang mali ko, hindi ako nakahingi ng personal na paumanhin sa inyo. Natalo kasi ako ng pride ko. Hiyang-hiya kasi ako sa mga nagawa ko. Alam ko naman marami akong pagkukulang bilang kuya nyo. Kaya humihingi ako ng paumanhin sa inyo, lalo-lalo na sa iyo, Rome. Sorry din, kuya. Sa inyo na din lahat. Siguro, masyado akong na-focus sa aking trabaho, kaya di ko na napapansin yung mga pinagdaraanan nyo. Di ko na rin na-consider yung mga nararamdaman nyo. Tama, natutugunan ko yung mga pangangailangan yung material. Pero yung emotional needs na mas mahalaga sa kahit anong material na bagay, yun pala yung na-overlook ko na. Nakakalungkot lang. Kailangan pang mangyari ito bago ko ma-realize yung mga pagkakamali ko. Wala yun. Kasalanan ko rin naman. Kung may maayos sana akong trabaho, matutulungan sana kita. Tsaka hindi ka sana kasubsob sa hanap buhay. May oras ka sana sa sarili mo at mabibili mo rin yung mga pangangailangan mo. Sensya na, kuya. Alam ko rin namang di rin naman ako magiging successful sa career ko kung hindi ka nagpaubaya nun na tumigil sa pag-aaral at magtrabaho para makapagtapos ako. Sensya na kayong lahat, ha? Nakalimot ako. Pagsalita ko ng mga masakit na salita. Gaya nga ng sabi ng nanay, pera lang yan, kuya. Kikitain ko pa naman yan. Kikitain pa natin. Pero tayo, magkakapatid tayo. Yung maayos sa pagkasamahan natin, hindi yun matutumbasan ng pera. Sorry din, kuya. Sumabra ako. Marami lang talaga akong frustrations at insecurities na pinagdadaanan itong mga nakarang araw dahil sa nangyari. Mali ko din. Hindi ko agad nasabi sa iyo ang pagkakilala ko kay Kel. Natakot kasi ako. Baka umabo ko ang kalokohan ko. Natakot din ako. Baka hindi niyo rin maintindihan yung mga nagawa ko. Pero si nanay, alam niya, naintindihan niya. At nangako ako sa kanya, nasasabihin ko din sa inyong lahat. Naunahan lang ako ng Kiel na yun. Pero hindi ko intensyon. At hindi rin ako papayag na lukuhin ka o apihin ka ni Kiel o kahit sino pa. Kung alam ko lang nung una, hindi yung makakalapit sa'yo. Pasensya ka na, kuya. Parang mas naniwala pa ako kay Kel noon. Pero nadala lang talaga ako ng damdamin ko. Saka tama na, iiwan ko na ang kalokohan na yan. Dapat mas pahalagahan kita, kayo, na mga kapatid ko, kaysa sa manlulokong yon. Kim, unawain mo na lang si ate, ha? Pati ikaw, napagsalitaan ko pa ng kung ano-ano. Ate, nahihiya din na nga ako. Kasi hindi ako nakakatulong madalas sa gawaing bahay. Tama ka. Madalas, sarili ko lang iniisip ko. Siguro nga, mababaw lang kasi ang tingin ko sa mga bagay-bagay. Siguro, dahil asa ako sa inyo. Pero kaya ako nag-aaral ng mabuti. Kasi doon lang ako makakabawi sa inyong lahat. Na balang araw, makakatulong din ako sa pamilya natin. Basta, hindi ako mapapagod na asikasuhin o ipagluto kayo, pati si nanay. Kaligayahan na ng puso ko na gawin sa inyo ang lahat ng iyon mula pa noon. Medyo tinopak lang talaga ako nitong mga nakarang araw. Kaya, sorry na, ha? Tama na yan. Namalaga, nagkakaintindihan na tayo ngayon at humingi na tayo ng paumanhin sa isa't isa. Gaya ng sinasabi lagi sa atin ni nanay, kung may pagkukulang man tayo sa isa't isa, ang pag-ibig ang siyang magtatakip sa pagkukulang. Kaya hindi dapat mawala ang pag-ibig sa magkakapatid. Kaya pasensya na kayo, ha?
Pagaling ni Nanay. Pag-uwi niya, babawi tayo, ha? Kuya, balita ko. May work ka na ulit ngayon, ha? Oo, sa hardware. Good afternoon po. Hey, pare, salamat sa pagdaalaw. Ano, kamusta nanay mo? To, awa naman ng Diyos, okay na. Stable na siya. Mild stroke, pare. Mga office mates ko nga pala. Si Alex, si Ana, at saka si Maika. Mga kapatid ko naman, si Kuya Ben, si Kim, yung bunso namin, saka si Tere, yung sumunod sa akin. Hello po sa inyo, kumusta po? Ay, okay naman po. Salam po sa Diyos sa pagdalaw. I see. Ikaw pala si Tere. Yung masikas at masarap magluto. Buong bibig ka nga lagi sa ng uwi mo eh. Pag sineswerte ako, binibigyan ako ng baon yan. Sarap talaga magluto yan si Tere. Kaya lang, exclusive yan eh. Kami lang pinaglulutunan. Tere, salamat nga pala dito ha. Salamat naman at medyo okay na si Nanay. Nanay niyo pala. Tara po, kain po muna tayo. Tara, kain na tayo. Kuya Rom, kain na dito. O, tikman mo yung dala nila. Uy. Thank you, ah. Wala yun. Basta magsabi ka na, you need my help. Naks naman.